Mga idol at kabayan, ako po itong Amerika talaga. Pinasok na naman ang South China Sea. Kahit na merong military exercises na ginagawa ang China malapit sa isla ng Hainan. Hindi lang pala isang destroyer ang dideploy ng Estados Unidos. Uy, bakit ilan ba? Alamin! Kaya naman pala muling nainis at nagalit na naman itong China. Yan ang ating balitang pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Muling kinundinan ng China ang pagpapadala ng Estados Unidos ng warship nito sa Taiwan Straits. At hindi lang yan ang pagkakaroon pa ng mga pagsasanay ng US Navy sa South China Sea. Noong Miyerkules, kasabay ng pagbisita ng US Defense Secretary sa Singapore, Vietnam at Pilipinas, ang People's Liberation Army Eastern Theater Command ng China ay nag-organisa ng mga puwersang pangdagat at panghimpapawid upang subaybayan ang USS Binfold, isang guided missile US destroyer ng US Navy. Nang transit ito sa Taiwan Strait noong Miyerkules, sinabi ni Senior Colonel Xi Yi, Spokesperson Command ng People's Liberation Army, sa isang pahayag na inilabas noong Webes. Dagdag pa ng mga analista ng China, ang taktika daw ng Estados Unidos ay hindi magtatagumpay sapagkat ang Chinese People's Liberation Army ay mas lamang daw dahil ito ay nasa pintuan mismo ng China. Mga idol at kabayan, itong China talaga sa kanila na mismo nang galing. 7 beses nang pabalik-balik ang US destroyer. Wala naman silang nagawa dahil alam nila na hindi naman talaga sa kanila ang buong South China Sea. Kaya kahit sila hindi nila kayang ipatupad ang kanilang batas, ang destroyer na USS Binfold ay naglayag sa Taiwan Strait noong Miyerkules na nagmamarka ng 7 beses na pag-transit ng mga barkong pandigma ng Amerika sa ngayong taon. Sinusuportahan ng hakbang na ito ang pangako ng Estados Unidos sa isang libre at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ng 7th Fleet na nakabase sa Japan sa isang pahayag, regular na tumatawid ang US Navy sa nasabing lokasyon na kinundinan ng gobyerno ng China ang pagkakaroon ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos dahil ito daw ay isang nakakagalit at nagdudulot ng matinding sama ng loob. Sa isang talumpati noong Martes, ang kalihim ng depensa na si Lloyd Austin III ay nagpahayag ng karagdagang pag-alala tungkol sa nakabagabag na aktibidad ng militar ng China at iba pang uri ng pamimilit laban sa mga tao ng Taiwan. Katulad na lang ng video na inyong nakikita ay ang isang halimbawa ng Chinese military drill upang sakupin ang Taiwan. Ang isang pahayag na inilathala ng US 7th Fleet ay nagsabing ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Binfold ay nagsagawa ng isang regular na paglalayag sa Taiwan Strait noong 28 ng Hulyo taong kasalukuyan sa pamamagitan ng mga pang-international na katubigan alinsunod sa international na batas. Noong Miyerkules din, 2 barkong pandigma din ng Amerika ang pumasok sa South China Sea, ang littoral combat ship na USS Tulsa LCS-16, ang guided missile destroyer na USS Kidd DDG-100 at isang explosive disposal detachment ay bumuo ng isang surface action group sa South China Sea. Ayon sa isang pahayag na inilabas ng US 7th Fleet sa website noong 28 ng Hulyo taong kasalukuyan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumali ang isang littoral combat ship at destroyer ng US upang bumuo ng isang surface task group na dinagdagan ng mga puwersa ng Navy Expeditionary. Sinabi ng 7th Fleet na binabanggit na maaari nitong mapalawak ang mga kakayahan na pagganahin ng fleet commander na magpatupad ng isang buong spectrum ng maritime at pagpapatakbo ng littoral warfare sa itaas at ilalim ng karagatan. Mga idol at kabayan, ang pagpasok ng US warship sa South China Sea ay nagpapakita lang na binabaliwala nito ang kakayahan ng China at porsigido ang Amerika sa kampanya na Free and Open Indo-Pacific. Na binabaliwala nito ang kakayahan ng China at porsigido ang Amerika sa kampanya na Free and Indo-Pacific. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.